We are your financial coaches, Kiko and Louie, na nagsasabing sa perang pinaghirapan dapat may naitatabi para kinabukasan ay bumuti. Hello, good morning, good evening, good afternoon sa inyong lahat. Ito po uli si Coach Kiko De Belen. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mutual fund. Paano nga ba ang pag-i-invest sa mutual fund o ang tinatawag nating indirect stock market investing? Pero bago ang lahat, meron muna akong mga katanungan. Okay, bakit nga ba mag-i-invest? Diba? Bakit ka mag-i-invest? Ano ang yung purpose? Diba? At ang susunod na tanong, para saan? Para ba sa mga pangarap? Ito ba ang mga pangarap mo? Diba? Ito ba ang iyong objective? Retirement? Diba? Dapat alam natin na lahat tayo ay magre-retire. Ang tanong, magre-retire ba tayo nang may pera o wala? Diba? Ang susunod naman, ay para sa education ng ating mga anak. Diba? Kasi kadalasan, napag-aaral ang mga estudyante, ang mga anak natin sa magagandang eskwelahan, pag elementary, diba? Pag high school, pero pag dating ng college, mukhang kinakapos po tayo. And then next is healthcare. Diba? Alam naman po natin na lahat tayo ay tatanda at lahat tayo ay magkakasakit. Ang tanong, anong klaseng healthcare meron ka sa iyong pagtanda? And then, syempre, yung iba nangangarap na magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sasakyan, o makapag-bakasyon man lang. Bakasyon na may pondo at hindi inutang. Okay, at ito ang mga dahilan natin bakit tayo mag-i-invest. At ngayon nga, ang makabagong paraan ng pag-i-invest, actually hindi nga siya makabago dahil yung mga mayayaman, alam na ito noon pa. Diba? Talagang konting-konti lang ang nakakaalam ng pag-i-invest sa stock market. Diba? Pero ang kagandahan, ngayon, lahat po tayo ay may karapatan na mag-invest sa ganitong klase ng investment at ang lahat po ay pwedeng matutunan ang ganitong investment basta alam natin ang tamang impormasyon. Sa investment na to, sabi nga, if you love your future self, you need to be invested. Diba? Ang tanong, gusto ba nating maging kasosyo ng mga malalaking kumpanya na ito? Okay, pag-usapan po natin ang mutual fund investing. Okay, pag-usapan natin ang stock market. Diba? Siguro yung iba, baka sabihin, ang stock market ay para sa mayayaman lang, di ba? Bibigyan natin kayo ng konting background. Ano nga ba yung stock market? Okay, ang stock market, dalawa po ang pinag-iimbestan ng ating pera. Diba? Pwede ang pera natin ay naka-invest sa stocks. Di ba? Sa stocks, pag sinabi natin stocks, iyan ay pag-aari. Ibig sabihin, ownership, tayo ay pwedeng maging kasosyo ng malalaking kumpanya. Ang isa naman ay tinatawag nating bonds or instrument or indebtedness. Ibig sabihin, pagkakautang. Pag tayo ay may investment sa stocks, ibig sabihin, kasosyo tayo ng kumpanya na yon. Halimbawa, si Jollibee, si Meralco, si PLDT, di ba? Kasosyo tayo ng mga kumpanya na yon. Samantalang kung ang pera naman natin ay naka-invest sa bonds, kadalasan ito ay pautang ng gobyerno. Halimbawa, ngayong panahon na to, 'di ba, maraming project si Pangulong Duterte, yung tinatawag niya na build build build. Syempre kahit gaano kalaki ang budget ng ating gobyerno, minsan kinakapos din 'yan, 'di ba, sa mga proyekto. So ano gagawin ng gobyerno? Ang central bank ay magre-release ng maraming bonds, di ba?
kumbaga bibigyan, i-distribute yan sa tao at pwede tayong maka-avail niyan sa mga bangko, di ba? At sa ibang mga financial industries. At ang bonds, di ba? Kung tayo ay merong pinanghahawakan na bonds, ibig sabihin, may utang sa atin ang gobyerno. Ang bonds ay lower risk. Bakit? Kasi hindi naman nalulugi ang gobyerno, di ba? At sila ay may kakayahan na magbigay ng buwis, di ba? Mag-print ng pera, di ba? Kaya yun ang kagandahan ng bonds. Ang stocks naman ay higher risk, di ba? Bakit? Kasi ang negosyo pwedeng malugi. Pero huwag tayong matakot. Dahil lang, ang imbesa naman natin ay yung mga malalaking kumpanya. Katulad ni, halimbawa si Meralco. Matagal na ba si Meralco? Di ba? Napakatagal na po nun. Kahit yung lolo nyo po, ay wala pa. Mayor Meralco na. Di ba? Sabi nga, bonds are lower risk, stocks are higher risk, and vice versa. Sabi nga, the higher the return, the higher the risk. Okay, so may dalawang paraan ng pag-iimbest sa stock market. Ito yung tinatawag na direct stock investing at yung tinatawag naman na indirect stock market investing o yung tinatawag na mutual funds. Ano ang pinagkaiba? Kung direct stocks, ibig sabihin, ikaw yung nagmamanage ng portfolio mo. Diba? Ikaw ang direktang bumibili ng PLDT, ikaw yung direktang bumibili ng Jollibee. Samantalang kung indirect, di ba, pasahero ka lang. Di ba? May driver kung saan siya ang eksperto, sila yung tinatawag natin na fund manager, na sila ang ekspertong nagmamanage ng stocks natin. Okay, kung sa direct, di ba, ikaw ang driver ng bus, syempre, napaka-stressful nun. Samantalang sa mutual funds, nakaupo ka lang, di ba? Or kung sa pag-i-invest, habang ikay nagtatrabaho, habang ikay nagninegosyo, hayaan natin yung fund manager, di ba, na driver ang nagmamanage ng portfolio natin. Okay, so, paano magiging kasosyo ni Jollibee? Di ba, malamang nababasa niyo po ito sa Facebook. Marami tayong nakikita na makakapag-invest daw tayo kay Jollibee. Totoo naman po yun. May tatlong paraan paano makakapag-invest kay Jollibee. Unang-una, bumili ka ng franchise. Mahal ba yun? Di ba? Kailangan meron kang 30 to 50 million, di ba? Para maging kasosyo ni Jollibee. Siguro, konti pa lang. No? Di ba? O ilan lang ang merong 30 to 50 million para makapag-invest kay Jollibee. So, possible, hindi pa natin kaya yung pagbili ng franchise. Ang sumunod naman ay bumili ka ng share of stocks. Yan nga yung pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, marunong ka ba? Di ba? Alam mo ba kung kailan tataas o kailan bababa si Jollibee? At ang isang tanong, may pera ka ba? Di ba? Yung iba, ang akala, basta lang bumibili ng stocks ng Jollibee. Dapat alam natin ang pagbili ng ang stocks ay parang bumibili ka ng per share. Halimbawa, ang share ni Jollibee ay 300 pesos per share. Hindi ka naman pwede bumili ng isang share lang. Diba? May tinatawag po dyan na board lot. Diba? Para kay Jollibee, ang required po na board lot ay 10. Diba? Ibig sabihin, kailangan mo ng 3,000 para makabili ng shares ni Jollibee. Pero hindi pa yun. Kailangan mo ng tinatawag ng stock market broker, di ba? O tinatawag natin ngayon ng mga online broker. Para makapag-open ka ng account, kailangan mo ng 10,000 pesos initial kadalasan. Di ba? So yung 10,000 mo, di ba? Dapat makapag-open ka ng account, ang ipopondo mo yung 10,000 mo, at saka pa lang ikaw makakabili ng shares ni Jollibee. O, sabihin na natin, hindi po lahat ay may agad-agad na 10,000. At syempre nga, kung ikaw ay direct na mag-i-invest sa stock market, possible, karaniwan, wala kang oras. Di ba? Di ba? Ang iba, nagtatrabaho. Ang iba,
nagne-negosyo, hindi mo kayang bantayan ang pag-open ng market, di ba? Sa umaga, at talagang babantayan mo din ang pagsasara sa hapon, di ba? Ibig sabihin, sa franchise, medyo alanganin tayo, di ba? At sa pag ano naman sa pagbili ng direct stocks, kung hindi pa tayo knowledgeable, pwede tayong malugi diyan. So, saan tayo pwede? Ano yung madali? Yan po yung tinatawag natin na mutual fund, di ba? Bumili ka ng mutual fund kung saan may investment kay Jollibee. Okay, so ngayon ang pag-uusapan natin, paano ba ang pag-iinvest sa mutual fund? Okay, ang mutual fund po ay tulad rin ng stocks na ang binibili natin ay ownership o pag-aari. Ang binibili natin sa mutual fund ay number of shares din. Pero mas maganda at ang rekomendado, dapat pag nag-invest tayo sa mutual fund, ito ay long term para maramdaman natin talaga ang paglago ng pera natin. Sabi nga, allow you to earn what the wealthy are earning. Diba? Would you like to be a partner of this company? Gusto ba nating maging kasosyo ng mga kumpanyang ito? Ang tanong, how mutual fund works? Diba? Kiko, paano ba kumikita dyan? Paano ba lumalago yung pera sa mutual fund? Okay, sa mutual fund po, lahat po tayo ay magiging investors. Halimbawa, tayo ay libo-libong investor ng mutual fund. Si fund manager, yan yung sinasabi natin na driver, yung eksperto, diba? Pagsasama-samahin ang pera ng lahat ng investor. Dahil si fund manager ay eksperto, diba? Siya ang pipili ng 10 kumpanya kung saan niya ilalagay ang pera natin. O ganun kasimple lang, di ba? Ngayon, pag kumita yung mga nilagyan niya na kumpanya, balik uli sa investor. Palago ng palago ang pera natin. So ano naman yung mga benefits ng mutual fund? Ang unang benefit is professionally managed. Sabi ko nga, ang mga fund manager, yan ay mga eksperto. Kadalasan, ang mga fund manager, ito yung mga dating mga president, CEO ng malalaking kumpanya, di ba? Yung iba nga dating finance secretary ng Pilipinas, dito sa amin sa aming kumpanya, ang aming mentor ay si Rex Mendoza. Sana po kilala niyo po 'yon. Si Boss Rex po ay dating presidente ng PhilAm Life. Siya din ay dating president CEO ng Ayala Land. At ngayon po, siya ay yung presidente ng Rampber Financials. Ito po ang pinakamalaking distributor ng mutual funds dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung hindi ganun kalidad natin, di ba? Hindi tayo ganun kagaling katulad ng mga fund manager, huwag na tayo mag-direct stocks, di ba? Hayaan natin mga eksperto ang mag-manage ng pera natin. Ang susunod is, ang mutual fund daw ay very liquid. Ibig sabihin, anytime pwede kang magdagdag, anytime pwede mong withdrawin ang pera mo. O di ba, yan yung laging takot ng mga tao. Makukuha ko ba yung pera ko dyan? Yes, di ba? Pag sa mutual fund, anytime pwede kang magdagdag, anytime pwede kang mag-withdraw. And then, ito yung pinakamagandang benefits ng mutual fund. Diversified. Diba? Sabi nga ng mga investment expert, di ba? Don't put your eggs in one basket, di ba? Kasi pag nadapa ka, basag lahat ang mga itlog, di ba? Ang mutual funds para minimize ang ating risk, di ba? Ang mutual fund po ay nakakalat ang investment natin. O, paano po 'yun? Ano 'yung nakakalat? Ibig sabihin, halimbawa, may investment ka na 1,000 piso, di ba? Yung 1,000 mo, hahatiin ni fund manager sa 10 kumpanya. Possible, yung 1,000 mo, ilalagay ni fund manager, 100 kay Jollibee, 100 kay Meralco, 100 kay PPI. Ibig sabihin, kung may 10 kumpanya, di ba? At yung dalawang company ay hindi maganda ang performance, meron ka pang 8. O, di ba?
at least hindi ka natalo. Iyon yung kagandahan ng diversified investment tulad ng mutual funds. And then next, low minimum investment requirement. Alam nyo ba ng mga 1990s, ang mutual fund po, ang initial po ay 100,000? Diba? At ang minimum additional investment sa mutual fund ay 20,000? Pero ngayon, diba? Napakaganda. Diba? For as low as 1,000 pesos, diba? Pwede ka na magsimula ng mutual fund. At ang minimum investment, pwede kang mag-additional kahit 500. At mamaya may ituturo ako sa inyong paraan. Paano yung magandang paraan ngayon ng pag-i-invest na ng mutual fund na walang tax. Ibig sabihin, walang fees, 'di ba? Kasi ang mutual fund talaga, pag tayo ay nag-i-invest diyan, meron tinatawag na entry fee, 'di ba? At exit fee na ibinabayad natin sa mga fund managers. Pero ang ituturo ko sa inyo mamaya, saan ba kayo makakatipid na every time na kayo po ay mag-i-invest, wala na pong babawasin sa inyong investment. Okay. Very transparent, di ba? Ang mutual fund po, napaka-open ng kanilang mga libro, di ba? Sa kanilang mga website, makikita nyo po, di ba? Saan naka-invest ang mga pera ng investor. Makikita din natin yung capitalization, di ba? Sa kanilang mga website, andun makikita din sa website yung kanilang tinatawag na prospectus. Makikita nyo rin po doon sino ang mga board of directors ng mutual fund, di ba? Ang kagandahan sa mutual fund, sa panahon ngayon, may tinatawag na mutual fund online portal na every time na mag-a-add ka, nakikita mo agad yung dinadagdag mo na investment. Nakikita mo din kung tumataas o bumababa ang iyong investment, di ba? At ang mutual fund is strong track record, di ba? Napakatagal na po ng mutual fund, di ba? Sa totoo lang, di ba, sa bansa tulad ng mga Singapore, sa Hong Kong, di ba, yung mga karaniwang tao talaga, nag-i-invest doon. Di ba dito sa atin, nag-i-invest lang sa mutual fund at stocks, yung mga mayayaman. Di ba? Minsan napunta kami sa Singapore at sa Hong Kong. Ultimo yung karaniwang tao na nasa sidewalk lang, di ba, nagtitinda ng street food, nagmo-monitor ng mutual fund at stock market, di ba? Sana all, di ba? Sana ganun din sa Pilipinas, di ba? Na yung mga karaniwan, di ba, ay may kaalaman. Kasi napakatagal na ng mutual fund yung track records niya noon pa, di ba? Napakarami na pong yumaman sa stock market at sa mutual fund. Pero iilan lang kasi yung willing mag-aral, di ba? Sabi nga lahat po tayo ay may karapatang yumaman kung alam natin yung tamang impormasyon. Diba? At next, ang mutual fund is safe and secured. Bakit? This is highly regulated by SEC. At kung gusto nyo nga makasiguro kayo kung ang i-investan nyo po bang mutual fund ay legit, diba? Yan yung laging tanong natin. Bisitahin po natin ang tinatawag natin ng pipa.com. Diba? P-I-F-A, pipa.com. At doon nyo po makikita lahat ng mga legal na mutual funds. Pag wala po doon, ako, huwag po kayo mag-invest. Baka iskam po yung ma-investan nyo na mutual fund. Baka hindi po mutual fund yan. Yun po ang nagre-regulate, di ba? At doon natin makikita kung ang mga mutual fund po ay safe and secured. Okay. Gains are tax exempt. Ito yung pinakamaganda. Alam nyo po ba na sa mutual fund, diba? Lalo na kung lampas na kayo sa subscription period, di ba? Ay, tax-free na yung pera nyo, hindi katulad sa bangko, di ba? Kasi sa bangko, pag tayo naglagay ng pera, di ba? Kakaltasan niya ng withholding tax. Samantalang, ang mutual fund po ay tax-free. Kaya kung magkano yung naipon mo, yun mismo yung mawi-withdraw mo. Walang bawas. Okay, and then, yan po ang lahat na benefits ng mutual fund. Okay, ngayon ang susunod natin pag-aaralan, ba yung diversification ng mutual fund. Diba? Ang mutual fund po, sabi ko nga po, ay nakakaalat sa 10 kumpanya or higit pa. Yung mga kumpanya pong yan, pwede pong mabago. Depende po sa pinili ng fund manager. Ang kagandahan, napaka
napaka-equal ng distribution, di ba? Ibig sabihin, hindi pwedeng naka-invest lang sa isang kumpanya o kung ano yung nature ng business, di ba? Makita nyo, mayroong cash, mayroong bank, may holdings, may IT, may telecoms, di ba? Ibig sabihin, hindi lang si Jollibee yung nabili mo, kundi may kasama pang siyam na matitinding kumpanya. Okay, so, ang tanong niyo siguro, paano kumikita sa mutual fund? Okay, ito yung susunod natin pag-aaralan. Ang unang paraan ng pagkita sa mutual fund ay market appreciation. Ibig sabihin, pagtaas ng at pagbaba ng market. Baka sabihin niyo, pagbaba, kikita ba doon? 'Di ba? Okay, ito yung pag-aaralan. Sabi nga, you earn depends upon the movement of the market. You need the up and down of the market for your money to grow. O, katulad ng panahon ngayon, 'di ba? Ngayon po ay down ng market. Napakasarap mag-invest dahil mura ang halaga at marami kang share of stocks na mabibili. Sabi nga, we have a down market because of the crisis, but it is also opportunity to buy for cheap stocks when it will goes up. Di ba? Kailan ba ito tataas? Di ba? Alam po ba natin? Sabi nga, in a month or in a year, hindi natin alam. Di ba? Sabi nga, we don't know, but the only sure it will goes up. Di ba? Just like this pandemic, di ba? We don't know when it lasts until we reach the herd immunity. Di ba? Magkaroon ng vaccine yung maraming tao, di ba? Para mahinto yung itong ano na to, yung pandemic na ito. Okay, example. Noong March 19, 2020, ayan, di ba? Yan yung unang araw na dineklara ang ating lockdown. Karamihan ng tao, nagpanik. Di ba? Sabi niya, ay nako, ano mangyayari? Di ba? Lahat naman natakot kasi napaka-uncertain. Ano man mangyayari sa bansa natin o sa buong mundo. Pero maraming ang hindi alam na si Jollibee biglang bumagsak din, nag-down. Diba? Naging 91 pesos per share. Diba? For almost siguro 270 pesos yan. Diba? Halos, diba? 50% or 60% ang binagsak niya. Yung iba, nagpapanik. Pero kami, diba? Bumibili pa ng shares. Sabi nga ng teller na ang ano, nung bumibili ako sa kasi kailangan mo mag-deposit sa banko that time. Sabi nila, sir, yung iba nag-withdraw ng pera ko, nag-deposit na. Kasi nga, sabi ko, down si Jollibee, bibili ako. Diba? Sabi nga, after 3 weeks, tumaas uli si Jollibee. Diba? 134 per share na. Diba? Ang tanong, ilan lang yung mga tao na nakakaalam na kailangan pala, diba, na bumili. Diba? Pag down ang market, 'di ba? I earned 43 pesos per share nung panahon na 'yon after 3 weeks, 'di ba? Ayan, 'yan yung aking mga investment pero hindi naman malaki, 'di ba? Sabi ko nga nag-i-invest kami ng malaki sa mutual fund, 'di ba? Pero ito pang mga short term, 'di ba? Pabili-bili kami niya ng 20 shares, 'di ba? Pero tingnan niyo, 'di ba? Mula sa 158, 'di ba? After a week, ayun, nag-down ng 91, ng 95, ng 97. Pero bumili pa rin kami. Okay, sabi nga ngayon, si Jollibee ay 177 pesos per share as of today. Okay, ang isang paraan para kumita sa stock market o sa mutual fund ay based on number of shares you have. Diba? Kailangan marami kang nabibili na shares. Sabi nga, so buy more shares particularly at low price. At ngayon po yung panahon na yun, di ba? Hindi pa huhuli ang lahat, di ba? Kung kayo hindi nakabili last year, hindi kayo nakabili ng mga nakakaraan taon, okay lang po. Dahil ngayon po ay nakasale pa rin ang stock market. For example, di ba? With your 5,000 investment, halimbawa ang price per share ng mutual fund ay 20 pesos, di ba? You have 250 shares, di ba? 250 shares ang nabili mo. Samantalang kung ikaw naman ay nag-invest ng 5,000 at 10 pesos shares, 500 shares ang nabili mo. Ang ibig sabihin, kung dati 20, biglang nag-down ng 10,
E di mas halos na doble yung nabili mo na shares. Di ba? The lower the market, the more shares you have. At iyan po yung nangyayari ngayon. Di ba? Napakamura po ng shares. At alam nyo ba, kung nanonood kayo ng mga financial literacy na ano na palabas, di ba? Nakikita niyo yan sa YouTube, nakikita niyo yan sa CNN, di ba? Alam niyo ba na pag tapos ng pandemic na to, biglang lilipad ang presyo ng mga stocks. At ang tanong, pag iyan ay tumaas, meron ka ba? Di ba? Sayang naman. Di ba? Sayang naman. Di ba? Ang tagal niyang bumaba ng pandemic, hindi ka man lang nakabili. Di ba? Okay, so same with mutual funds. Halimbawa, yung PhilEquity, ito isa sa pinakamaganda rin na mutual fund. Noong March 19, di ba, again, lockdown uli, from 33 pesos, bumaba po yan ng 23 pesos per share. Di ba? Ngayon, 31 pesos per share, di ba? Mababa pa rin yan. Diba? Ayan, ito po yung nabili namin. Ayan yung po yung pangalan ko, Francisco de Belen. Diba? Kasi po, linggo-linggo kami bumibili ng shares. Diba? Ayan, 10,000, 10,000, 5,000, diba? Pagsilin nyo po, diba? Kung ano natin, ayan, sa 10,000 natin, minsan, 33, 303 lang. Diba? Noong nag-28, 350 yung nabiling shares. Diba? Noong naging 23 pesos, naging 420. Ibig sabihin, pag tumaas yan, di ba, halos madodobli din yung number of shares na nabili namin. Di ba? Okay, so, sabi nga, ang mutual fund ay up and down. Ang stock market ay up and down. Ang tanong, makakasabay ka ba sa pagtaas at sa pagbaba? Kung kayo po ay nag-invest dito sa mutual fund na to, na PhilEquity, noong 1994, kung kailan siya itinayo, diba? Dati nga, sabi ko nga sa inyo, 100,000 po ang initial ng mga mutual fund. Diba? Noong 2017, meron ka na sanang 3.6 million. Pero ang tanong, diba, alam ba natin to? O kahit ako eh. Diba? 1994, second year college ako niyan. Kung alam ko lang na may mga ganyang investment, sabihin ko siguro sa nanay ko, na huwag niyo na akong pag-aralin. Diba? Yung tuition ko, 100,000. I-invest na lang natin sa mutual fund para yumaman tayo. Diba? Bakit? Kasi nga, hindi pa natin alam. Diba? Lahat naman tayo. Diba? Lahat naman tayo, hindi pa natin alam to. Dahil nga mayayaman lang ang nakakalam. Pero ngayon na alam na natin, itong mutual fund investing, papalampasin mo pa ba? Diba? Sayang naman. Diba? Sana panahon na. Diba? Na yung karaniwan ay alam na yung sikreto ng mayayaman at maging bahagi na tayo sa pag-unlad ng malalaking kumpanya. Okay, so how to compute your earnings naman, 'di ba? O Kiko, paano kino-compute yung kita, 'di ba? For example, noong 2011, 'di ba? Nag-invest ako ng 5,000, sabi ko nga kanina, 20 pesos per share equals 250 shares ang nabili ko. Noong 2021, kung iyan ay tumaas ngayon, naging 37 pesos per share, magkano na ang income ko? Diba? Your 250 shares times 37 pesos today, 9,250 na. O, diba? Kumita na ba ako? Yes, diba? Yung 5,000 ko ay kumita na ng 4,250 in 10 years. Iyan po ay 5,000 lang. Diba? Para po nakakapag-invest ka. 'Di ba? Let's say linggo-linggo ng 1,000, 'di ba? Or every month nakakapaglagay ka ng 5,000. Syempre, mas maraming shares kang mabibili, mas malaki ang iyong kita. Okay, sabi nga, ito pa yung ano, ito yung paalala natin. Syempre, huwag po tayong magbebenta ng shares ng mas mababa sa ating pagkakabili. O halimbawa, 'di ba? Nabili mo ng 20 pesos per share, huwag mong ibenta ng 18 pesos per share ang nabs natin kasi malulugi po kayo. Diba, mawawala ba yung pera nyo? Hindi po. Ang tawag po doon ay paper loss. Pag yan ay tumaas, diba,
Halimbawa, naging 25, pwede mo na siyang ibenta para ikaw ay kumita. Okay. Mutual funds and stock market. Sabi ko nga po, iyan ay napakatagal na. Di ba? Iyan po ay ayon sa ating Republic Act 2629 or Investment Company Act. Di ba? Sabi nga, pwede kang kumita ng 8% to 12% a year. Again, 8% to 12% a year. Ha? Baka sabihin nyo, yung kilala ko nga eh, 50% per month. Eh naku, baka scam po yun. Kasi wala pong ganun. Kahit yung, pag ganun ang alok sa inyo, magtago na kayo. O manakbo ka na. Manakbo na kayo kasi scam po yun. Diba? Sa mutual fund, diba? Mga investor, again, pinagsama-sama ang pera para magkaroon ng malaking halaga na maka-access sa mga kumpanyang to. Diba? Ibig sabihin, yung pera ng isa, diba, habakas ang maraming tao, maraming investor, diba, para lumago, diba, ang iyong investment. Iyon yung kagandahan ng mutual funds. Sabi nga, mutual funds and stock market, diba, through mutual funds, you can buy or invest shares. For example, dito kay Jollibee, kay SM, kay San Miguel, di ba? At ma-enjoy natin ang stock market growth. Okay, so, paano tayo makakapag-invest nga dyan? Okay, kami po ay tinatawag na financial educator ng isang kumpanya. Yang kung naririnig nyo na po, o siguro nababasa nyo sa Facebook, yung tinatawag nating IMG or International Marketing Group. Si IMG po ay may partnership sa mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Siguro naman kilala niyo yung mga yan. Diba? At isa nga dyan eh si Rampber Financials. Si Rampber po, diba, nabanggit ko kanina, ang pinakamalaking distributor ng mutual fund sa buong Pilipinas. So, ang ano natin, diba? Through IMG, di ba, nagkakaroon tayo ng tinatawag na membership benefits. Siguro po, alam nyo naman yung mga SNR, di ba? Kung sa Amerika, yung Costco, di ba? Ibig sabihin, pag ikaw ay nag-member, meron kang benefits. Ganun lang po si IMG. Pag kayo po ay naging member ng IMG, magkakaroon po kayo ng iba't ibang benefits. Meron kayong financial education, pa kung saan mag-aaral kayo kung gusto nyo nga maging eksperto sa pag-iimbest sa stock, sa mutual fund, at sa iba pang bagay tungkol sa financial education. Kasi naniniwala kami, hindi nyo po ito matututunan ng isang upuan lang. Di ba? Kailangan, sabi nga ni Henry C., di ba? There's no elevator to success. Na, di ba? Kailangan nating maghagdan, di ba? Unti-unti. Okay. So sa mga benefits ng IMG at Rampber, di ba? Again, sinasabi ko, si Rampber, ang pinakamalaking non-bank, hindi sila banko, na malaki, pinakamalaking distributor ng mutual fund sa Pilipinas. At kasama yan sa benefits ng isang IMG member. Kung ikaw ay magme-member ng IMG, ang unang benefits mo, automatic mutual fund investor ka na. May 1,000 pesos ka na naka-invest sa mutual funds. At ito pa yung pinakamaganda. Kung ikaw ay mag-i-invest, diba, through IMG, mawawala na yung sinasabi ko na tinatawag nating mga mutual funds entry fee na yan. Ang tanong, magkano ba yung entry fee? Ang entry fee po kadalasan ay 3.5%. For example, mag-i-invest ka sa mutual fund ng 1,000 pesos. Yung 1,000 mo po ay kakaltasan pa ng 3.5%. At yung matitira, yung pa lang, yung maipangbibili mo ng mga shares. Paano kung lagi kang nag-a-add? Diba? Kasi maganda talaga, regular tayong nag-i-invest. Paano kung nag-i-invest ka ng weekly? Paano kung nag-i-invest ka ng monthly? Paano kung malalaki yung investment mo? Sayang ang 3.5%. Iyan po yung dahilan bakit tayo magme-member ng IMG. Para makuha natin yung benefits, diba, na hindi na tayo makakaltasan ng 3.5%. Kung 1,000 ang ating investment, yung 1,000 mo, nakita nyo naman kanina sa pinakita ko,
direkta ng mabibili ng mga shares. Diba? Sabi nga, si IMG at Rambert, pinili na nila. Diba? Pinili na nila lahat ng pinaka magagandang mutual fund sa Pilipinas. O, kilala naman natin yan. Si Soldibo, diba? Si Atram, si PhilEquity, si PAMI ng Metrobank, diba? Sunlight ng RCBC, PhilAm Asset ng BPI. Siguro naman, diba? Sabi nyo ba, scam ba yung mga yan? Hindi po. Kasi kahit itanong nyo po yan sa banko, diba? Meron po niyan. Yun lang nga po, pag kayo dumirekta sa banko, kayo po ay makakaltasan ng 3.5%. Okay, so, kaso ngayon, Kiko, pandemic, diba? At lockdown. Yun lang yung nakakalungkot. Diba? Yan po yung nakakalungkot ngayon. Ayan, naiiyak na siya. Diba? Mutual fund companies now have limitation processing initial investment. Diba? Talagang yung mga initial investment ngayon ay talagang natatagalan. May mga backlog. But here's the good news. Ito po yung good news natin. Diba? Gusto nyo ba ng good news? Dahil po sa IMG, di ba? Meron po kaming tinatawag na IMG Soldibo Mutual Fund Online Portal. Di ba? Lahat po ng proseso nito online. Pag kayo po ay member ng IMG, magkakaroon po kayo ng portal kung saan anytime pwede kayong mag-invest sa mutual fund. Okay, so sabi nga, ano ba daw yung mga benefits ng mutual fund investing via IMG membership? Kasi kung ikaw ay mag-i-invest sa yung mano-mano na mutual fund, di ba? Yung talagang hard copy, di ba? Kailangan mo ng form, di ba? Pipil upan mo, i-mail mo sa mutual fund company. Dito sa IMG, sabi nga, no hassle with requirements like valid IDs, TIN number, etc., di ba? Kasi, kailangan mo lang picturean yung mga ID mo, di ba? At i-scan lang natin, i-upload lang natin sa ating online, pasok na. At hindi mo na kailangan ng form dahil online ka mag-fill up ng form. Ang pagdadagdag at pag-withdraw ay sa portal na rin, di ba? And, minsan, napakahigpit ng mutual fund company sa pirma. Pero dito, sa IMG, instant screening and approval na agad. Pag ikaw ay nag-member, di ba? Automatic, di ba? After wala pa sigurong isang oras eh, automatic lalabas na ang mutual fund portal mo. Okay, so explain ko lang, paano ba gumagana ang IMG Soldibo Mutual Fund Portal? How it works? Okay, kung ikaw ay mag-i-invest ngayon sa IMG Soldibo, di ba? Ang Soldibo po ay isa sa pinakamagandang mutual fund ngayon sa bansa. Yung pera mo based sa kanilang latest na ano na fund pack, yung tawag yung fund pack sheet, ay naka-invest sa 10 kumpanya na to. Hindi lang po kay Jollibee. Actually, si Jollibee is 5.23% lang ang investment nila. Si Jollibee may kasama pang mas malalaking kumpanya. Naka-invest siya kay SM Prime Holdings, kay Ayala, kay BDO, kay SM Investment, merong BPI, Ayala Corporation, International Container Terminal, Philippine 7 Corporation, and EEI. Iyan po yung 10 kumpanya sa ngayon na pinili ni fund manager. Kung kayo po ay mag-i-invest through IMG membership, dito po nakalagay yung pera nyo. Okay, so kung kayo po ay mag-member ng IMG, actually ang membership po, di ba siguro gusto nyo man, magkano yung membership? Ang membership po is 5,500. Yan po ay lifetime membership na. At yung 5,500 nyo po ay may kasama ng 1,000 investment. Or for example, nag-member kayo ng IMG, magkakaroon po kayo ng tinatawag na access code. Diba? Yung code na yan, syempre ingatan natin. Yan yung binayaran natin sa ating pagiging member para maka-access ka dito. Ilalagay mo dyan yung code mo. Ayan. Siyempre, ito ang example. Ayan. Pagpasok mo, magkakaroon ka ng tinatawag na dashboard. Ayan. Siyempre, sa una, pagpasok mo, wala pang picture yan kasi ikaw maglalagay niyan.
And then pag nakapasok ka na, bababa mo ka lang, scroll down mo lang, ito na yung makikita mo sa iyong portal. Okay, so actually, yung ano mo, yung 5,500, hindi lang po yan para sa mutual fund, di ba? Meron ka diyang meron ka nang libreng insurance, di ba? Na 100,000, meron kang mga libreng check-up, di ba? Pero hindi 'yun ang pag-uusapan natin ngayon. May ibang topics po 'yon, di ba? Dito po na tayo dito sa mutual fund. Okay, sa portal mo ito ang makikita. Doon sa ano mo sa Soldivo portal, i-click mo lang para makita mo yung investment. O, ayan. Pag tinlik mo, syempre, add subscription, di ba? Kung gusto mong makita o magdagdag ng iyong mutual fund, pero automatic, meron na pong 1,000 sa loob yan, di ba? Nakasama sa iyong membership. So, syempre, i-confirm mo, di ba? Ang iyong membership at ang iyong investment. Syempre, ilalagay mo muna yung beneficiary mo, di ba? Di ba? Para kung ano man mangyari, di ba, sa member, eh makukuha nung pamilya yung kanyang investment. Ayan, so lalagay niyo po diyan yung mga beneficiary niyo, di ba? Pwede pong dagdagan niyan. And then ayan, i-click mo yung syempre yung terms and condition. And then syempre, pipirmahan mo. And then I agree. Ayan, automatic makikita nyo na yung 1,000 investment nyo doon. Kung ngayon, kung gusto nyo magdagdag, okay, pag nagdagdag po kayo, yan, pipindutin nyo lang yung add subscription, pwede nyo piliin paano ba kayo paano ba yung gusto nyo na pagdadagdag. Pwede pong credit card, pwedeng debit card, pwedeng bank deposit or online banking, pwede po yan. Pwede rin po palawan. Siyempre, yung pay at cashier, ngayon po ay napakadelikado na pumunta sa mga opisina. Kaya we recommend, kasi po ang opisina po namin ng IMB ay sa Makati. Okay? So, mas maganda, yung ano na lang, ang gamitin natin ay yung tinatawag natin na fund transfer, pwedeng bank deposit or yung Palawan Express. Ayan, at dito natin makikita yung mga investment natin. Ayan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa una, ayan, 1,000 pa lang. At ito po ay investment ko. Di ba? Ayan, makikita nyo na nagdadagdag kami linggo-linggo. Na 1,000, 2,000, at subscription lang. And then, ayan. At ito po yung pinakamagandang kasama sa ating benefit sa IMG. Ayan. Yung financial education. Pag kayo po ay nag-member, automatic, meron po kayong e-book. Itong The Secret to Saving and Building Your Future. At pwede rin kayong umattend ng online workshop. Kung gusto nyo pang matutunan about mutual funds, ayan po ay nasa workshop namin. Ayan, di ba? Ayan po. Sa workshop, sa ano natin, sa workshop 3, Building Wealth and Asset Accumulation. Yan po mapag-aaralan yung mutual fund. Libre po yan. Kasama po yan sa inyong membership. Online lang po. Anytime, pwede nyong aralin. At ang pinakamaganda sa pagiging member ng IMG, kasama na kayo sa mga market update. Usually, ang nagbibigay po ng stock market update, syempre, ang aming mentor, si Boss Rex Mendoza. Kung saan matututunan nyo, magdadagdag ba kayo ngayon? O stop muna kayo dahil mataas pa? Malalaman nyo yan sa mga market update. Okay, tignan nyo po. Kung kayo po ay nagsesave ng 20 pesos o 600 a month, di ba? After 10 years, 138,000 na yan. After 20 years, 589,000 na po yan. Di ba? After 30 years, 2 million na. Ang tanong, ano yung kaya mong i-invest? O siguro sabi nyo, ay Kiko, kaya ko hanggang 100. Opo, tama po yan. Kaya nyo po yan. Pero ang tanong, ilang taon na po kayo ngayon? Di ba? Kasi kung ngayon ay, let's say, 50 years old ka na, di ba? Hindi ka na pwede doon sa pang-20. Kasi after 30 years, 80 ka na, di ba? Ang tanong, makikita mo pa ba yung investment mo? Ibig sabihin, habang bata ka,
konti lang pa lang yung kailangan mong ipunin. Pero kung may edad na tayo, di ba? Dito na tayo sa baba, di ba? Kasi konti na lang yung panahon natin para mag-ipon. Okay, so mag-invest po tayo tuloy-tuloy o tinatawag namin yung money cost averaging. Okay, it's time for you to take action. Sabi nga po, you will always have an excuse not to save or invest. Pwede niyo sabihin, ay Kiko, saka na, di ba? Marami pa akong priority sa buhay. Pero alam niyo po, no matter what your excuse, isa lang po ang sigurado. Tatanda po tayo next year, di ba? Yung anak niyo po, magsisilaki at magka-college na. Ang tanong, may ipon po ba kayo? At ito'y masakit. You will eventually retire. Diba? Ang bilis po ng panahon ngayon. Hindi mo namamalayan. Malapit na pala ang retirement age. At wala ka ng income. Diba? And sabi nga, take action and be financially educated. Again, ang tinuturo po namin, mag-aral po tayo. Pag-aralan po natin yung mga bagay na to. Diba? Sabi nga, before you invest, investigate. And act on your financial needs and make the right choices. Lagi pong sinasabi namin, di ba? Bakit namin ito ginagawa? It's all about love. Di ba? Mahal po namin kayo. Love yourself, love your family, and love the people around you. Sabi nga po ni Brother Bo Sanchez, financial education without execution is extinction. Sayang po lahat ng ating pag-aaralan kung wala tayong gagawin. Okay? Maraming salamat po, di ba? And congratulations for taking the first step, di ba? You may join IMG now. At kung gusto niyo po at interested po kayo, di ba, na maging member ng IMG, pwede niyo po akong i-contact sa mga number na to. Diba? Ito po yung page kung saan kayo po ay nag-register or nag-inquire. You can also subscribe sa ating YouTube channel, Financial Coaches Kiko and Louie. At pwede nyo rin kontakin yung mga tao na nagpadala sa inyo ng video na to. With that, thank you very much po and God bless us all. Mag-ipon po tayo.